Welcome guys sa aking channel. Itong aking tutorial ngayon ay turo ako kayo kung paano nga ba mag-aral o matuto ng gitara. Paano nga ba tumugtog? Pinaka-basic po tayo. Pinaka-basic. Marami kasi sa akin nagtatanong kung paano nga ba mag-aral ng gitara? Paano ko natuto? Yun ang tanong nila sa akin. So, kaya ito, i-share ko sa inyo. Ginawa ko ito para sa mga beginner, mga nagsisimula pa lang. Ginawa ko para sa kanila yung itong video na to. Para kahit paano, may idea sila. Para sa akin po, kapag bago ka pa lang, nag-aaral mag-gitara, unang-una, siya maganda kung may sarili kang gitara. Mahirap kasi pag nanghihiram ka lang. Pero ganun ako nung una, nanghihiram ako ng gitara sa mga kaibigan ko. Nag-aagawan pa nga kami yung gitara. Yung isa kakagamit lang, tapos kukunin. Kaya minsan nagkakaasaran kami. Yan. Pero yun nga, dahil kung kaya mo naman bumili ng gitara, bumili ka na kayo. 1,000 makakabili na kayo ng gitara. Merong, pag muna kayo bumili ng mahal, kasi lalaspagin nyo yung gitara, yung bago eh. Lalaspagin nyo yun. At kung bibili ka ng gitara, magpasama ka doon sa marunong na tumugtog. Kaya sabihan nyo ako, pwede ko kayo samahan. Diba? Para ipili ko kayo ng gitara. Na ganun. Ayun, kapag may gitara ka na, maya-maya, syempre, mag-practice ka. Unang-una, para sa akin, ang requirements ko pag, para sa akin po ah, kapag gusto mo talaga matuto mag-gitara, unang-una, number one, meron kang interest. Interest sa music. O number one, interest. Diba? Kailangan may interest ka sa music. Hindi yung nakikiuso ka lang dahil marunong yung kaibigan mo. Dahil ito ang usong kanta na ito, gusto ko rin matutunan yan. Minsan, papogi. Mga iba dyan. Yung mga, meron ganun. Gusto nilang maging, magpapansin, gano'n, di ba? Alam mo, tutugin. Meron gano'n. Hindi ko naman nila lahat, di ba? Meron gano'n, parang dagdag forma lang. Ano pa? Pangalawa, meron kang sipag. Masipag ka mag-practice. Pangatlo, at tiyaga sa pagpapractice. Kahit nahirapan ka na, di ba? Masipag ka pa rin at matiyaga. Tiyaga sa pag-aaral, magtatanong ka, mag-research ka, magtiyaga ka. Kung nga dati, pumupunta ako sa National Bookstore eh. Tapos pumupunta ako sa mga sa mga babasahin about sa music para lang may maano ako, matutunan. Kasi wala naman ako dati alam sa computer, di ako marunong mag-internet dati. Kaya ginagawa ko, National Bookstore, pinagbabasa-basa ako doon, tinatandaan ko. Ayun, tapos tanong-tanong sa mga kaibigan kung ano yung mga basic, kahit paano. Kasi nga, madadamot pa yung iba. Pag may coach, tinatago nila. Di ba? Hindi nila pinapakita. Lalo na pag yung mga galing na, ginagawa na broken chords, hindi mo maintindihan kung ano yon. Kaya minsan nakakaasar, di ba? Siyempre, maganda. Maganda rin yung sa'yo magaling yung effort na mag-aral. Huwag kang umasa sa ibang tao na may magtuturo sa'yo talagang seryoso. Diba, araw-araw tuturuan ka, may hirap yun. Ikaw lang, sarili mo lang, ikaw ang mag-improve sa sarili mo. Diba? Kasi pag nagpaturo ka, ganun rin naman eh. Turuan ka ng basic. Ayun. Mga basic lang din naman. Diba? Depende na lang kapag nag-aral ka talaga ng music. Diba? Yun talaga. From the basic, tapos yan, pahirap ng pahirap. Tuturuan kayo magbasa ng nota. Yan. Yun. Pero yun lang ang binibigay ko sa pagkabaguhan ka, interest, sipag at tiyaga. Marunong ka nun. Gawin mo yung sa sarili mo. Magkaroon ng interest sa music lalo. Tapos magsipag ka at magtiyaga. Kahit mahirap. Huwag mo sabihin, mahilig ako sa musika, mahilig ako sa gitara. Pero yung ayaw sa akin ng gitara. Diba? Parang napanghihinaan ka na agad. Huwag ganun.
laksa mo lang loob mo. Ako nga dati, hindi ako marunong mag-strapping eh, di ba? Hirap na hirap ako. Pero nung tumatagal, basta practice lang, kusa na siya. Kusa mo siya na, ay, kagano'n nga, no? Kusa mo siya natututunan. Basta masipag ka at matyaga. Saka, mas maganda sana, meron kang kanta na inaaral isang araw. Sa isang araw, may makaisa kang kanta. Kabisaduhin mo. Kung hindi ka marunong kumanta, eh, okay lang yun. Matututunan mo rin yan. Kasi pag nagigitara ka, malalaman mo yan eh. Makinig ka rin ng music. Diba? Hanapin mo kung ano yung gusto mong tunog. Kung gusto ba rock and roll, gusto mo ba yung mga acoustic lang, di ba? Yung mga malumang nila ng music, meron ganun. O gusto mo hip-hop, meron ganun. Depende kung ano gusto mo. Doon ka mag-focus, isa lang. Isa lang focus mo muna kasi nag-start ka pa lang. Kung hawak ka ng instrument, kung gitara, gitara lang. Gitara lang muna hawakan mo, huwag ka muna humawak ng piano o keyboard. Ano pa, ukulele, o isa. Mahirap pag sabay-sabay. Matatagalan ang pag-grow mo sa music, sa instrument. Gusto mo mag-gitara, gusto mo rin mag-drums, lahat na. Mahihirapan ka nun. Dapat isa lang. Ang gitara, gitara muna. Pagka magaling ka na sa gitara, diba? Tsaka ka lumipat ng ibang gusto mong hawakan ng instrument. Yan. Yan ang medyo para sa akin, ha? Para po sa akin, yun po ang magandang gawin kapag ikaw ay baguhan pa lang sa music na kung ano gusto mong hawakan ang instrument. Yun, sa pag-aaral, napunta na tayo. Balikan ko sa mga gustong matuto mag-gitara. Una, maganda, mayroon kayong interest sa pagtugtog. Hindi ka lang nakikiuso kung ano ngayon. Hindi ka lang, hindi siya pampupogi yung tawagin o dagdag points para sa'yo. Tsaka matyaga ka at masipag. Mag-practice. Huwag ka agad ba sa susuko, di ba? Tsaga lang. At makakatugtog ka. Kahit mga basic chords lang, di ba? Muna ko lang ito, G, E minor, C. Ganun pa dati. Tapos makinig ka ng music. Mag-research. Ayan, andiyan na computer, andiyan si Google, andiyan si YouTube. Mag-research kayo, andiyan na po lahat. Yun lang po mga kapatid, mga kapwa musikero, mga baguhan, di ba? Pagpatuloy nyo lang po yung pag-aaral nyo sa pagtugtog. At gagaling kayo. Huwag kayong panghinaan ng loob. Okay?